The moment na you decided na maging mabuting tao, just in the eyes of God, maging matuwid, hindi ka lang magkakaroon ng mga kaibigan, magkakaroon ka rin ng mas totoong kaaway. Ano sabi sa first reading? Siluin natin yung mga mabubuti, yung mga matuwid sapagkat sila'y tinik sa ating lalamunan. Pinapamukha nila sa atin kung gaano tayo kasama. No? At gano'n din ang gagawin nila kay Jesus sa gospel. Pinagpaplanuan siyang patayin ang mga iskrib at pareseo. Bakit? Tinik siya sa kanilang lalamunan. Hadlang siya sa kanilang mga masamang balak. Pero na-discourage ba si Jesus? Hindi. Patuloy pa rin siya dun sa mission na iniata ng kanyang ama. Pag ikaw ay matuwid and you are doing good and people criticize you, continue being good. If you are faithful and people treat you with infidelity, continue still to become faithful. No? Pag ikaw ay you are serving the Lord and people think other motive of you, na sinasampakit ang tao ka, but alam mong, you know, genuine ang ginagawa mo, still continue doing or serving the Lord. Pero minsan maganda rin pakinggan yung nadidinig natin kasi baka naman meron tayong blind spot na hindi natin alam na kailangan nating baguhin. So let us be humble also and be honest, no? Pero pag alam nating puro paninira lang nating pansinin, tuloy pa rin tayo. Kasi si Jesus, ganun din ang ginawa niya. Hindi siya nasiraan ng loob. Pastor Dexter Carr, God bless you at magandang araw.